1850. Yo, what's up mga kabling? So, ngayon po ay andito tayo sa Full Gas ngayon at kitang-kita nyo naman si B-Fabs yan. Yan yun si B-Fabs. Subscribe. Yung albularyong mekaniko natin. So, ayun po ay ang gagawin po namin ngayon, papakita po namin sa inyo kung paano i-install itong drive gear ng Sniper 150. Ayan po. So, magpapalit po tayo ng drive gear ng Sniper 150. So, ang stock po ng drive gear ng Sniper 150 is 2040. So, papalitan po natin ng 2030 para po maglulo speed yung gear niya. So, ayan po. Kasi po, yung 24 sa drive gear ay high speed po siya sa stock natin. So, lalong-lalo na kapag naka-mods yung engine mo. So, try lang natin kung anong epekto niya. Pero so far naman, sa ibang mga motor na kasama namin, maganda naman talaga yung resulta nila. So, dito, pagkatapos nito, kailangan mo na talagang magpalit ng high-speed sprocket. Kumbi. Kasi nga, low-speed na yung engine gear niya. So, yan. So, hindi naman po kami expert. So, no. So, try lang. Disclaimer lang po, hindi po kami expert ng mga ganito. Hindi po kami masyadong expert. Hindi kami sweeto sa Bisaya pa, pero hindi kami expert sa Tagalog, sa English. Ayan. Pero, testing lang. So, may moto po kami. Hindi kami yung the best, pero alam namin kung anong gagawin. Diba boss, yun ba yun? Yes, tama. Ayan. Philosopher said. Ano philosopher said? Ano yun? Ano yun? Nakalimutan. Ayan po. Shout out sa mga fans. So, shout out sa mga fans ng B-Fabs. Sa mga subscriber. So, shout out din po sa may-ari ng motor na ito. Si Sir, anong pangalan ni Sir? Mamang P. Mamang P. Alam niyo na po kung ano ibig sabihin ng P. Ayan po. So, waswasirong P. Yan na. So, ito po. So, yan po yung stock na drive gear natin. Yan po, yan. So, 2040 po yan. So, papalitan natin itong 2030 para po magiging low speed siya. Para maganda talaga yung hatak niya. So, ang atin na namang problemahan ngayon ay yung sprocket combination natin. Kasi nga, maglo-low speed na siya. Kailangan na naman natin ng high speed na kumbi. So, mga gustong mag power dyan, subscribe to my channel and libre na mo. Magabalaka, libre. Pero kinanggan, mabot ang 100. So lahat daw na mag-subscribe kay B-Fabs, no? Lahat daw na mag-subscribe kay B-Fabs, libre na daw pong magpa-setup sa kanya. Rumo, 100 subscribers daw. Maka-recruit kayo. Free pesa. So, hindi na namin ito itatago kasi alam naman to ng ibang mekaniko kung paano gawin. So, hindi na natin kailangan itago yung trabaho natin. Ayan. Ano rin lang. Kita niya yan. Oil pump. Yan po yung oil pump. Yan. So, ang specs po ng motor na ito ay naka 5.7 chrome bore po ito, MTRT. Tapos naka 14 din. Tapos yung cams niya, ayan ang gamit na cams niya, BRT. No, yung BRT na cams 5.8 lang yung lift niya, stage 2. Tapos yung ano, naka hyperclutch ba siya, boss? Slipper. Hyperclutch po yung gamit niya. Ayan. So magkano ba yung hyperclutch ngayon? Siguro nasa mga 1.8 din. So set na po yung hyperclutch. Mayroon na po yung clutch spring.
Ayan po. DIY. DIY. Pero pag wala kang piririt, wag na lang mag-DIY. Kailangan talaga mayroong ganitong sinasabi nilang piririt. Para hindi ma- ito. So, yung piririt. Piririt yung tawag niya dito kasi nga yung tunog ay piririt. Piririt yan. Piling ko niyan, 14,000. So, gustong bumili nito, PM nyo lang po yung full gas. 14,000 daw po ito. Chargeable po ba ito, boss? Yes, dalawang battery meron. Eh. Ayan, chargeable po ito. Hindi nyo na po kailangan na ng mga wire kasi nga minsan yung mga may mga wire ang hirap eh. Kailangan mo pang hilahin yung mga wire para lang umabot sa fish. Yan, diba? Lifespan ng battery 1 month. 1 month bago siya malubat. So may dalawang battery siya. Kailangan hindi mabaliktad para. Tapos yun nga po Bob, yan nga po mga kablink. Yung paglagay niyo po ng plate ng ating clutch lining. So dapat hindi mabaliktad. So tingnan niyo nang mabuti yung ano tawag nito, yung medyo mahait. Yung medyo matulis. Palabas siya, dito siya sa labas, facing siya sa labas. So yung hindi matulis ay dapat sa loob siya. Kasi pag mabaliktad 'yan, so para kang hindi naka parang yung motor mo ay parang yung lining mo ay ano hilis. parang yung kailangan ng palitan yung lining mo kahit alam mo namang bago pa. Ayan, so, nakikita niyo po lima po yung clutch spring niya kasi nga po nagpalit na po siya ng hyper clutch. So yung stock po natin ay apat lang po yung clutch spring natin. So, ganyan lang po kadali ikabit yung i-install yung drive gear. Napalitan mo ba? Ganyan lang kadali. Pag mayroong kadali. Kang piririt. Pag mayroong kang ang piririt. Yan. Pero kung wala kang piririt. Isang araw. Yan. Okay na ba yan, boss? Labor nito, subscribe to my channel lang. Ganyan lang kadali mga bossing. So kung gusto nyo daw ng free labor, subscribe to my channel lang daw. Yan, B-Fabs. Boss Marsan. So shout out po sa kanyang asawa din na si Miss, si Madam Jara. Yan po. Road to 100k subscriber! Woo! Siya po yung may-ari ng full gas na Tabante, na shop tapos Tabante. May channel din po siya sa YouTube. Yan po, full gas. Yung ipa-flash ko sa screen natin, full gas. Paki-subscribe na lang din kung gusto niyo pong makita yung mga trabaho nila dito. Pati yon si B-Fabs. Sabi nga namin kanina pa, subscribe niyo po si B-Fabs. Libre labor na po daw. So yan po yung adaptive nila dito. Yan. Everyday. Ang aga-aga pa. Tulog pa yung mga tao dito. Andito na yan. Kahit yung manok, tulog pa. So ayan, bandarin na po natin. Harap. Naka 34, 32. Ang bag total body. 34. Ay, 38. Naku! 1922, wapon na. Ay, o? Sa big bulb na. Ayan na po. Marami! Yan po, tingnan nyo po. Tapos 1440 yung sprocket niya. Big tires. Sarap, di ba? So, yung size po ng gulong niya ay 80-90. Tapos, yung size ng mugs niya ay 1.85-2.5. Yung semi-slim po ng RCB. Okay, so ngayon po ay natapos na po yung pag-install ng
drive gear. So yun, natest drive na din natin kanina. So kaso nga lang medyo overfeed siya, kaya re-return po natin. Ayan. So ang gamit po niyang ECU ay HappyTech. Ayan. Ayan. Master tuner. Bocokoy. Yo. So abangan nyo na lang po yung test drive namin mamaya after ng tuning po. Okay, so ngayon po mga kablink ay test drive na po natin yung sniper na kinabitan natin ng drive gear. So yun nga, tapos natin po siyang na-tune. So ayan, drive test na po tayo. Tingnan natin kung ano yung resulta ng kanyang takbo. Okay, so yun nga no, so kita nyo naman ang bilis ng ano ng kanyang hatak. Sana po ay nagustuhan nyo yung video na ito, so please like and subscribe. Kung may mga tanong po kayo regarding po sa ating setup, yung mga driver, kung ano pa man yung mga tanong nyo, comment nyo lang below sa ating comment box dyan sa baba. Hi! Okay, so